Magandang araw mga KIM. Ngayong araw ay tuturuan kita kung paano gamitin ang multi-tester or BUM. May dalawang uri ng BUM. Analog BUM and the other one is digital BUM. Today, we're going to teach you how to use analog BUM, this one, the most accurate multi-testers compared to the digital BUM. But before I proceed, I will teach you the parts of analog BUM. First, we have the this one, the test probes. We have the two terminals. Ang red is positive and the black is the negative test probe. Okay, we have the selector switch, the zero ohm adjustment screw, and ang sa loob natawag na pointer. Saan ba ginagamit ang ohmmeter? Okay, this is part of analog BUM nga usually used for electrical troubleshooting. Okay, sa mga doktor, ito ang kailangan may gamit upang malaman ang sakit. Dito naman sa electrical installation and maintenance ay kailangan na mayroon tayong instrument na kagaya nito, no? Natawag ito na multi-tester dahil may maraming function, no? May tatlong function. We have the makapag-read ng voltage. Dalawang uri ng voltage. We have the DC volts and alternating current voltage as well as the ohmmeter. Ang ohmmeter plus ay ginagamit karamihan sa mga electrical devices at saka mga electrical tools and instrument. Kagaya ng heat gun. Okay. Pag i-plugin mo ito na hindi umandar, ibig sabihin ay mayroong defect. Paano malaman na may defect? Sa pamagitan ng BUM, no? Halimbawa, ang iyong ilaw or lamp, pag switch on mo ay walang hindi umilaw. Okay, sa pamagitan ng BUM, dahil may resistance ito, sa pamagitan nito, malaman natin kung sira ang itong ilaw. Okay, halimbawa, yung switch mo sa bahay, dahil kadalasan ay may maraming mga ants sa ano, binabahay na ito ng ants, binabahayan yan. No? Paminsan ay mayroong mga dumi sa loob, kaya nasisira ang switch. Sa pamagitan ng BUM, ay malaman mo kung sira ba talaga ang switch, no? Okay. Para hindi masyadong mahaba ang ating video, ay ituro ko sa inyo kung paano basahin ang scale sa ohmmeter. Okay, ang ohmmeter ay nasa itaas na bahagi ng ating analog BUM. Kaya dito, sa itaas. No? Before mo iset or before mo basahin ang reading ng ohmmeter, kailangan ay i-test mo lang short mo dalawang test probe at i-adjust sa ohmmeter settings ang iyong analog BUM, no? Ang analog BUM mayroong settings na times 1, times 10, times 100, times 1K, times 100K. Okay, bawat lipat mo ng selector switch, kailangan ang iyong test probe ay nakadikit at ang iyong pointer naka-point sa 0. Di ganito, no? O malayo. Kailangan i-point mo talaga siya sa 0.
para makuha ang tamang reading, no, ng mga instrument at devices. Okay, times 10 kalimbawa, iba yan. Oh, adjust ulit. Tras. Okay, times 1. Okay, paano basahin ang reading? Halimbawa, ito ang bulb. No? So, pagkita nito, ay natin nabasa ang reading. Ikit lamang. Okay. Sira yata. Hindi may kita. Okay, times 10. Oh, mayroon. Okay, ang meter ay mayroong reading scale sa itaas, no? Okay, 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1K or 1,000, 2K or 1,000. Okay, ang reading scale from 0 to 2 is decimal 2. Ibig sabihin, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okay, decimal 2 ang pagbasa. Mula naman 2 hanggang 10 is decimal 0.5. Meaning, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, at saka 5. 5.5, 6, 6.5 hanggang 10. Okay. 10 to 20 naman ang bilang ay 1. Okay. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1. 20 to 50 is bawat scale is 2. Okay. Meaning 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, okay, 50. 50 to 100, ang bilang naman ay 5. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Okay, paglagpas ng 100 hanggang 200, ang bilang naman ay 100, no? 100, 20, I mean. 120, 140, 160, 180, 200. Paglagpas ng 200 hanggang 500 ang bawat scale is 100. 300, 400, 500. 500 and then 1,000, 1K, and then 2K. Ang ohmmeter class ay may selector, no? Okay, limang times 1. Okay, yan ang discuss natin times 1 ang bilang, no? Halimbawa, ang pointer ay nag-point dito, no? Okay, times 1. Magkano ang bilang? Ibig sabihin, ang bilang sa times 1 is 32, no? 32, 34, 36, 38 ohms. Okay. Halimbawa, nilipat mo ang iyong BUM sa times 10. Times 10 siya. Times 10. Meaning, 10 times 38 equals 380 ohms. Okay, times 10. Kung inilipat naman siya sa times 100, no? Okay, times 100. Ibig sabihin, 38 times 100. Okay, 0, 0, 0. Okay, 0, 0, 8, 3. Okay, 3,800 ohms hanggang sa 100K, no? Depende sa
pag minister mo ang isang device or instrument, halimbawa na wagpas dito, no? Halos hindi gumalaw. Ilipat mo na ito ang ating selector switch hanggang sa itaas, no? Ang pinakamalaki nito ay S times 100,000K. Okay, times 100,000K. Halimbawa, ang pointer mo ay nag-point dito is dito na point. Okay, meaning 100,000 times 5, no? Ano? Yes, times 5. Maging 500,000 ohms. Okay? Yan lang kadali ang pagbilang, no? Depende sa setting ng ating BUM. Okay, tandaan, pag times 1, bawat scale, no? Ito lang yung basihan, no? 0 to 2.2, 2 to 10.5 hanggang sa 1,000 ohms. Okay, panalipat ko ulit ng times 10, bawat scale ay multiply mula siya sa times 10. Halimbawa, nag-kwan dito, no? Napunta dito ang iyong pointer. Okay, the reading is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Okay, 0.8 times 10. Okay, 0, 8. Meaning, ang reading is 8 ohms. Halimbawa naman dito, 10. Okay, 10 times ang yung sitting is 100. Meaning, 100 times 10. Okay, 0, 0, 0. 0, 0, 1. Okay, naging 1,000 ohms. 1,000 ohms equivalent to, meaning 1,000 ohms equivalent to 1 kilo ohms. 1,000 or 1,000. 1K. Yeah, kaya dito tinawag na 1K, ibig sabihin is 1,000 ohms. 2K, 2,000 ohms. Okay? Sana ay may natutunan kayo sa maikli kong discussion, no? Sa sunod nating video ay tunog ko sa inyo kung paano naman basahin ang voltage. May dalawang uri ng butay, ECB at saka DCB. Okay, discuss ko rin yun. Okay, stay tuned sa ating counting channel. Okay, maraming salamat at see you on my next video.